Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Papanaw na kaya si Madam Chantal? Mawawala na naman ba ng isa pang kaanak si Zoe? Abangan natin sa abot kamay na pangarap. Nashock ang lahat dahil nabaril si Madam Chantal. Sinugod naman siya sa malapit na ospital pero mapanganib ang lagay niya. Kailangan niya maoperahan sa lalong madaling panahon. Maliit lang ang ospital na napuntahan ni Madam Chantal. Walang doktor ang pwedeng mag-opera. Kahit nag-alok ng tulong si Annalyn na kaya nila mag-opera. Pero hindi pwede. Hindi pwede namang ilipat si Madam Chantal sa ibang ospital. Wala silang choice kundi antayin ang naka-assign na pwedeng mag-opera kay Madam Chantal. Nalaman na ito ni Zoe. Sumugod siya sa ospital. Nagkasabay sila rito ni Morgana. Nagulat si Zoe nang makita niya ang mami niya. Tuwang-tuwa siya dahil nakaligtas ang mami niya. Hindi pa siya nakikita ni Morgana pero tinawag niya ito. Tita Morgana! Napalingon si Morgana. Tumakbo si Zoe. Niyakap niya ang mami niya. Napaiyak si Morgana. Zoe, kala ko hindi na tayo magkikita. Sumagot si Zoe. Mami, mabuti nakaligtas ka. Ayoko nang mag-isa ulit. Huwag mo na ako iiwan. Teka, saan na po si Lola? Sumagot si Morgana. Kaya nga ako narito. Ito ang pinakamalapit na ospital na alam ko. Hindi ko pa siya nakikita. Alam ko lang ay nabaril siya. Tara, pumasok na tayo. Ilang sandali pa ay nakita nila si RJ at Annalyn. Nagtaka sila. Nagsalita si Morgana. Narito kayo, RJ at Annalyn. Bakit kayo naririto? Kasabot ba kayo sa taong dumukot sa akin? Tumanggi si RJ. Hindi, Morgana. Ililigtas ka nga namin kaso si Chantal ang mas nangangailangan ng tulong kaya kami na ang sumugod sa kanya sa ospital. Nagtataka pa rin si Morgana. Teka, naguguluhan ako eh. Kung hindi kayo kasabwat, paano nyo nalaman ang kinaroroonan ko? Sumagot si RJ. Katulad ng mami mo, hinanap lang namin kung saan ka tinago ng taong dumukot sa'yo. Pero tapos na yon, ang importante, nadala na natin dito sa ospital si Chantal. Nagulat si Zoe, ang dami niyang tanong. Kamusta si Lola? Malala ba siya? Naoperahan na ba si Lola? Nasa recovery room na ba siya? Hindi makasagot si na RJ at Annalyn. Dahil delikado si Madam Chantal, hindi na makatiis si Morgana. Sumigaw na siya. Nasaan na si Mama? Nagdahan-dahan sa pagsagot si RJ. Kasalukuyang inooperahan pa rin naman si Chantal, Morgana. Zoe, huwag kayo mabibigla. Nasa operating room pa siya. Kasalukuyan siyang inooperahan. Pero masama ang lagay niya. Nanlalaki ang mga mata ni Morgana. Nagpatuloy si RJ sa pagsasalita. Morgana, Zoe, I'm sorry. Nakatulala lang si Morgana nung una. Naghihintay sa susunod na sasabihin ni RJ. What do you mean I'm sorry? Ang lakas ng kaba ng dibdib ni Morgana. Hindi na siya nakatiis. Hinawi niya si RJ sa daanan. Tumakbo na si Morgana papunta sa operating room para makita ang mama niya. Nasa loob na nga ng operating room si Madam Chantal. Nanganganib ang buhay niya. Pinagsisikapan ng mga manggagamot at nurse na mailigtas si Madam Chantal sa tiyak na kapahamakan. Naghihintay si Zoe at Morgana sa labas ng OR. Sumunod dito si RJ at Annalyn. Umiiyak si Zoe sa sobrang pag-aalala sa lola niya. Sabi niya sa isip niya, Lola, I'm sorry kung hindi maganda ang una nating pagkikita. Sorry kung nagalit ako sa'yo. Pero nagpapasalamat ako dahil minahal mo ako kahit ang pangit ng pinakita kong pag-uugali sa'yo nang dahil sa babaeng yon na si Annalyn. Sana bigyan ka pa ng mahabang buhay para makasama pa kita. Huwag kang bibitaw, Lola. Nung makita niya si Annalyn, nag-walk out si Zoe. Tumakbo siya at nagpunta sa chapel. Nakita siya ni Annalyn na umalis. Nagpaalam muna si Annalyn sa tatay niya para sundan si Zoe. Pinayagan naman din siya ni RJ. Nakita ni Annalyn si Zoe na nakaupo. Unti-unti ay lumapit siya kay Zoe para suportahan sa nararamdaman. Sabi ni Annalyn, alam ko nararamdaman mo Zoe. Andito ako para damayan ka. Nakatingin ng masama si Zoe. Hindi siya nagsasalita. Pero ramdam kay Zoe ang pagtataray kay Annalyn sa pamamagitan ng mga titig lamang. Nagsalita ulit si Annalyn. Sorry, alam kong mahirap, pero alam ko na kailangan mo ng kausap. Hinawakan ni Annalyn ang kamay ni Zoe, pero bumitiw si Zoe.
ayaw niyang magpahawak ng kamay kay Annalyn. Pwede ba, Annalyn? Iwanan mo muna ako. Hindi ko kailangan ng kausap. Nakatitig si Annalyn. Naiintindihan niya ang hinaing ni Zoe. Nagsalita ulit si Zoe. Kasalanan niyo to eh. Kung hindi niyo kinidnap si Tita Morgana, hindi mangyayari ito. Hindi susunod si Lola para hanapin si Tita Morgana. Tumanggi si Zoe. Hindi namin kinidnap si Ma'am Morgana. Hinanap pa nga namin siya ni Tatay para mailigtas siya. Pero imbes na si Ma'am Morgana ang makita namin, si Ma'am Chantal pala ang mas nangangailangan ng tulong. Nagagalit si Zoe. Pwede ba, Annalyn, huwag mo na i-deny na wala kayong kinalaman sa pagkawala ni Tita Morgana? Kahit anong sabihin mo, hindi ako naniniwala sa'yo. Mabuti pa umalis ka na. Layuan mo na ako. Dahil sa sigaw na ito ni Zoe, hindi na nagpumilit pa si Annalyn. Hinayaan niyang mag-isa si Zoe. Iniwan na ni Annalyn si Zoe. Samantala, nagkita na rin sina Lynette at Giselle. Sumunod si Lynette sa ospital. Sabi ni Lynette, "Ma'am Giselle, kamusta kayo?" Niyakap ni Lynette si Giselle. Nangingilid ang luha ni Giselle. Alam na ni Lynette na si Giselle ang nag-isip ng pagkuha kay Morgana. "Ma'am Giselle, bakit nyo naman po nagawa yun?" Nagpaliwanag si Giselle. "Alam mo naman na galit ako kay Moira. Ginawa na sa akin ito ni Moira noon. Ngayon naman si Morgana. Hindi ako papayag na basta na lang ako apihin ni Morgana. Ginawa ko lang ito para paghigantihan siya." Nagsalita si Lynette. "Naiintindihan kita, Ma'am Giselle. Pero sana hindi mo na ginawa dahil dudumihan mo lang ang mga kamay mo sa mga walang kwentang tao. Imbes na gantihan mo si Morgana, mas marami pa ang nadamay." Biglang nalungkot si Giselle. "Hindi ko naman akalain na susunod si Chantal. Although naiinis din ako sa kanya, pero hindi ko siya gustong madamay dito. Dahil si Morgana lang talaga ang target ko. Pero Lynette, hindi ko pinagsisisihan ang ginawa ko kay Morgana. Kahit paano naramdaman kong maging masaya dahil nakita ko siyang nahihirapan. Pinahirapan niya rin naman ako, di ba?" Sumagot ulit si Lynette. "Pero Ma'am Giselle, huwag niyo na po uulitin yan dahil baka mapahamak pa kayo. Baka makulong ka." Maya-maya ay dumating na si RJ. Kinamusta ang ate niya pati si Lynette. Kinamusta naman ang dalawa si Madam Chantal. Hinatid ni RJ ang dalawa sa labas ng operating room. Inabutan nila dito si Morgana. Naghihintay ng resulta ng operasyon. Nakita sila ni Morgana. Galit na galit siya. "Anong ginagawa niyo rito? Inaabangan niyo ba ang balita na patay na ang mama ko? Saka bakit niyo ba dito sinugod ang mama sa pipitsugang ospital na ito? Talagang may plano kayong mapahamak at mamatay ang mama ko, no?" Umalma si Giselle. "Kung gusto namin na mamatay na si Chantal, edi sana hindi na namin siya dinala sa ospital. Sana hinayaan na lang namin siya nakahandusay sa sahig hanggang sa mawala na siya ng hininga." Sumagot si RJ. "Morgana, ginawa namin ang lahat para mailigtas si Chantal. Huwag mo naman kaming pagbintangan na wala kaming malasakit sa kanya. Tao pa rin siya. Bilang mga doktor, obligasyon namin ang kaligtasan ng tao. Regardless kung kaaway namin siya o hindi." Sarado naman ang isipan ni Morgana sa paliwanag ni RJ. "Ikaw, RJ, at ikaw, Lynette, yung anak mong si Annalyn, pinabayaan yung operahan si mama ng mga incompetent. Paano kung tuluyan na siyang mawala? Hanggang ngayon, wala pa rin resulta. At ikaw, Giselle, lalong-lalo ka na dahil ikaw ang bumaril kay mama. Kumanda ka dahil idedemanda kita. I'll see you in court." At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.